Hindi na bago para sa mga Pinoy ang hinga ng maraming ID tuwing nakikipagtransaksyon sa gobyerno o sa mga pribadong institusyon gaya ng bangko. Pero magbabago raw ito sakaling maisabatas ang panukalang National ID System. Lumusot na ito sa bicameral conference committee ng Kongreso. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng ID number ang bawat Pilipino kaya madaling matutukoy ang kanyang pagkakakilanlan sa mga panggobyerno at pribadong transaksyon. Halimbawa, pumunta ka sa bangko, pumunta ka sa Pag-ibig, pumunta ka sa LTO, ipapakita mo lang yung ID mo, yung PIL ID mo, and yung number mo, easily, either online or offline, mag-check ko ikaw talaga yon. So mabilis ang transaksyon, whether it's with government, public, or private. Kapag ni-ratify na ito ng Senado at Kamara sa susunod na linggo, pirma na lang ng Pangulo ang kailangan upang maisabatas ito. Tinututulan ito ng ilang mambabatas sa oposisyon dahil maaaring makalabag daw ito sa right to privacy ng mga mamamayan. Nauna nang sinabi ng Department of Finance na kailangan rin ang National ID System para mas maayos na maipatupad ang unconditional cash transfers na kailangan ibigay sa mahihirap na pamilya pantulong sa pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Pero dismayado si Senador Bam Aquino sa pagpapatupad ng unconditional cash transfers. Sa 10 milyong mahihirap na pamilyang dapat bigyan ng 200 pesos kada buwan, 2.6 milyon pa lang daw ang nabibigyan gayong nagtataasan na ang presyo ng mga bilihin, lalo na ng petrolyo. Kaya hiling ni Aquino sa mga kasamahan sa Senado, ipasa na ang kanyang panukalang babawi sa ipinataw na excise tax sa petrolyo dahil sa train law kapag lampas na ang inflation sa inaasahan ng gobyerno. This is a reasonable mechanism that can alleviate the burden of our countrymen, which can be responsive to the rise in prices. Protektahan po natin ang pamilyang Pilipino mula po sa pagtaas ng presyo. Hindi pa man naisasabatas, nananawagan na ang Trade Union Congress of the Philippines sa gobyerno na pag-isipang mabuti ang ikalawang bahagi ng Tax Reform Law o Train 2. Sa ilalim nito, babawasan naman ang corporate income tax ng 5%. Pangamba ng TUCP, magdudulot ng pagkawala ng trabaho ang Train 2. Kung ang nung Train 1 ay nagkatanggal ng 600, baka madoble pa po ito, baka umabot po ng 1,002. Magkatanggalan dito. Jam sa Sante Kaiko, GMA News.